Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwi na. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia.
Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa puon sumamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.